Mag-advance lang tayo ng ano, ng earphone. So, ano to, yung KZ Zex. Bastos, no? Wow! Parang bilis masyado dumating. Parang mga 3 days lang ata. Dumating na siya. So, yan, KZ Zex. Zoom natin. So matagal na akong hindi nakagamit ng KZ. So puro buds kasi yung ginagamit ko, pero yan siya. Sana maganda itsura, hindi lang sa picture. Yung packaging nila hindi nagbago, ganun pa rin ah. Pero okay naman. Kaya nga natin. Tayo sa cable. Dati yung cable nila yung ano eh. Yung mga yung natigas ng mabilis. Bang mas okay itong. Mas trip ko yung ganitong cable. Oh. Ay mag-zoom, baduy. So yan, yun yung cable. Ayos din, pero yan. Simple lang siya. Siya yung binigay sa akin, walang mic. Ano nga pala to, pinadala sa akin to ng KZ. Ng mismong KZ. Para wala, videoan ko daw. Tapos tingnan ko kung maganda o ano. So, ang pangit lang talaga ng pangalan niya, no? KZ Zex. Parang bastos. KZ Zex. Walang ear tips. Bah! Ay, ito meron pala. Yung ear tips nila parang nag-iba din. Dati yung ear tips nila yung matigas eh. Ito yung itsura ng earphone mismo yan. Metal to. Tapos ano to, resin. Plastic. So yung nozzle niya plastic. Parang mas okay nga yung ganito eh, kaysa dun sa may, ano, may bakal yung natatanggal. So, parang nakikita ko si sa group, pinopos laging yun ang problema nila. So, ang issue lang dito, ito. Pag na... nasisira itong ano na to. Itong tip. So, tingnan muna natin kung anong tunog na ito. Tagal ko na din nag-IEM. Bubalikan ko na lang kayo. Tingnan ko muna to. So, ganyan siya pag suit mo. Yan. Okay naman. Pero parang mas okay pag ano eh. Mas maganda yung ear tips mo. Hindi ko lang ganang trip yung ear tips niya. Yan. Pero... pwede na. Hindi lang ako siguro sanay dun sa ear tips kasi sanay ako sa final. Papahinggan ko muna. So mabilis ang review lang tayo dito sa KZ ZX or ZX. Bastos. So ang mapapansin ko lang sa kanya, yung design na, okay naman yung design niya. You know? Maganda naman. Metal, tapos resin. So, simple lang siya. May KZ na logo. Medyo off lang yung kulay ng cable kasi hindi siya terno. Sana itim or dark color din. Pero, maganda kasi L-type na siya. Tapos, ear tips niya, mas okay siya kaysa dun sa dating yung ano, yung itim, yung matigas. Yun. Tapos, yung sa tunog niya, so, pan-sounding to,
Nung nilagay ko siya, na-miss ko yung dating KZ. Kasi yung dating KZ, mapapansin mo talaga yung sobrang V-shape na yun, matalas, parang kutsilyo. Pero ito, hindi. So, yun. Ano pa siya tag dito? Maganda yung details niya, pero hindi siya offensive. Yun. Pero yung mids niya, medyo yun, medyo lubog pa rin. May pagkabi pa rin siya, pero hindi siya katulad ng dati na masyadong V-shape. Na, yun nga, na parang kutsilyo dati eh. Ngayon, yung highs niya mas maganda. Tapos, base niya, ang ganda din yan yung base nito. Ang deep yung base niya. Tapos, malinis. So, yun. Ang presyo nga pala nito, nasa 1,100 ata. Maganda yung ano nito, sa presyong 1,000, pwedeng-pwede na to. Panalo kayo dito. Bilin nyo na. Ano nga pala ito dito? Sinend sa akin ng KZ for review. Pero, hindi dahil sinend ng KZ to for review, sasabihin ko na maganda. Pero, maganda talaga siya. Seryoso. Seryoso. Kasi may nagpadala din sa akin na nakaraan, hindi ko masyadong ni-review kasi hindi masyadong maganda. So, pero ito maganda talaga. Hindi siya tunog ng katulad nung nakasanayan na KZ. So, ang driver nga pala nito is yung Electret driver. Tapos isang dynamic driver. Yung Electret, ginamit nila para sa mids tsaka highs. Tapos, yung dynamic driver para dun sa base. So, yun. Siguro dahil bagong driver, kaya bagong tunog din. So, yun. Diba? Siguro hanggang dito na lang yung video natin. So, iwan ko yung link ng shop nung ni KZ sa baba para ma... Putang ina, nalobat na ako. Para bumili kayo, bumili kayo! Binigyan nila ako eh. Sige, bye-bye!